Dahil ang copyright ay binigay ng batas, ito ay may duration. Ibig sabihin, meron siyang expiration date. Para sa mga author, lifetime ng author plus 50 years pagkamatay niya. Kung joint authorship naman ito, kung sino yung huling nabuhay plus 50 years. Kaya yung ibang mga matatandang author, nakikipag-partner sila dun sa mga mas bata. Theoretically kasi mas mahaba yung buhay nung bata. Ano. At para naman sa mga anonymous works, halimbawa hindi natin madidiscover kung sino si Baboong, 50 years from publication. Para sa applied art, ito ay 25 years matapos magawa. Para naman sa mga photo at audiovisual works ay 50 years from publication or from making. Hindi absolute ang copyright, no? Meron itong mga limits. Kung halimbawa ang gamit ay private use, walang bayad, for charity at religious, or kukuha ka lang ng mga short quotations mula sa published works, o kaya ay kasama siya sa mga report sa current events. Halimbawa, yung nakikita natin sa television, ano? Yung iba naman ay para sa paggamit sa teaching purposes, no? Papasok yung fair use, no? Or yung iba naman ay dahil ito ay gagamitin ng pamahalaan, ng National Library, at ng mga educational, scientific, and professional institutions. Pagdating sa ganitong mga bagay, nagkakaroon ng limitasyon ng copyright. Ibig sabihin, maaaring magamit ng walang paalam dun sa copyright owner. Pagtuunan natin ng pansin yung fair use na nasa ating Intellectual Property Code. Ayon dito, kapag ginamit ang isang work para sa criticism, comment, news reporting, no, at hinighlight ko yung teaching including multiple copies for classroom use, ay ayon sa batas, hindi ito infringement o paglabag sa copyright. Kung babasahin natin yung batas, no, merong siyang tinatawag na four factors. Hindi ibig sabihin na dahil ito ay for teaching purposes, yun na yun. Ano? Hindi. Meron siyang factors at ang apat na ito dapat masatisfy. No? Ano yung purpose and character of the use? Ano yung nature ng copyrighted work? Ano yung uri? No? Kasi may pagkakaiba yung tula. Halimbawa, na maiksing one page lang sa isang nobela or isang textbook, gaano karami yung kokopyahin at yung effect sa kanyang potential market. Mas maipapaliwanag ito nung susunod na slide. Babasahin ko ito. Ito lang yung sigurong pinakamahabang babasahin ko sa mga slides. So ito ay ayon sa isang abogado ng intellectual property na si Vicente Amador sa page 402 at saka 403. Ang sabi doon, the statute mentions teaching and multiple copies for classroom use as possible fair uses, but the mere fact that a use is educational is not and not for profit does not insulate it from a finding of infringement. Thus, the use must be examined under all four factors, as must any other allegedly infringing work. The fourth factor relating to the effect on the potential market of the copyrighted work is undoubtedly the single most important element of fair use. Bakit niya hinighlight yung effect? Kasi kabuhayan ito ng maekda. Kung hindi na siya kumikita dahil sa marami na masyado yung gumagamit, no? Systematic, marami at ginagamit ng mga institusyon, wala na siyang natatanggap, wala na siyang kita, no? Hindi na siya maaaring makakain, hindi niya mapag-aral yung kanyang family, yung kanyang mga anak, hindi na siya makabili ng gamot, hindi na siya makapagbayad ng kuryente at tubig, hindi na ito ayon sa human rights, nababiolate na yung human rights, karapatan niyang mabuhay ng may dangal at mabuhay ng disente. So yung pinakahuli ang pinaka-importante. Kaya papasok tayo dun sa aspeto ng piracy. At kapag ang maraming mga akda ay ibinibenta ng illegal, pinaparami hindi hinihingi yung permission ng author. So ibig sabihin hindi kumikita yung author dito. No, nakikita natin dito sa physical space sa dami ng mga pirated goods na binebenta mula sa mga toothpaste, mga pelikula, mga musika, sa cyberspace marami rin, ano. Maraming mga author ang gumagawa ng akda pero hindi sila kumikita at kawawa sila. So kung titingnan natin, ang kumikita lamang ay yung nagbebenta at saka yung financier nung nagbebenta. Pero yung pinagmulan ng may akda, yung creator, yung author, ay hindi nakakatanggap ng karampatang bayad. So kawawa naman sila kasi katulad natin, kumakain din sila at tao rin sila.
ating batas sa mga sumusunod yung maaring parusa sa mga lumalabag sa karapatan ng iba. No? Magkakaroon ng cease and desist order, magkakaroon ka ng impounding at pagsisira ng mga infringing material, at kung sakali man ay maaring makulong kung sino man ang gumagawa nito ng 1 hanggang 9 taon, at magkaroon ng penalty na mula 50,000 hanggang sa 1.5 million pesos. Kung meron kayong mga katanungan tungkol sa copyright at saka sa ginagawa ng Philippines Copyright Licensing Society, maaari po kayo magpadala ng email sa amin sa philcalls@gmail.com. Maaari nyo ring makita ang aming mga ginagawa at ang aming mga activities sa aming blog na philcalls.blogspot.com. Maaari nyo rin po makita yung mga larawan ng aming ibang mga ginagawa sa iba't ibang panig ng bansa sa aming Facebook, Philcalls Filipinas. Bago po ako magtapos ay pinasasalamatan ko ang Norwegian Copyright Development Association at ang COPINOR, ang Reproduction Rights Organization ng Norway. Ang dalawang asosasyon po ito ang tumutulong sa amin sa Philippines Copyright Licensing Society upang ipalaganap ang kaalaman tungkol sa copyright at ang pagrespeto sa karapatan ng ating mga author. Maraming salamat po sa pakikinig. Madakila salamat. Salamat po ng marami.